May babalik ko lamang sa panahon at ang oras. Hindi na sana ako naghintay sa'yo ng ganun. Sa pagtulong ay lagi mo siyang maaasahan. Isa din siya sa ating kalingap na hangad tumulong din sa mahirap. Nelson Blanc. Kalingap, isang magandang araw po. Yan po mga kalingap. So may mga kalingap, may nirefer po sa atin dito. Hey, nirefer po ni Mikaela Iban. Shout out kay Mikaela Iban. Dati pong katim namin yan sa kahelper, si Mikaela Iban Makalingap. Ito sinabi sa akin si Roderick. Nag-iisa na siya sa buhay. At masipag daw siya, masipag. So kakausapin natin mga kalingap. Kay Roderick. Roderick, pangalan mo kuya. Nirefer ka sa akin. Villa Flores. Roderick Villaflores Hernandez. Nirefer ka sa akin ni Mikaela Iban. Taga rito rin siya. Diyan sa may diyan lang sa kabila. Yung kila sino ba 'yun? Lola Ingra ba 'yun? Yan, pero nasa ibang bansa siya. Nag-chat lang sa akin. Si Kuya Nestor, siya rin nagsabi sa akin kay Kuya Nestor. Hahanapin ko rin siya. Ayun. Kausapin natin si Kuya Roderick. Kaya kumusta ang pamumuhay mo? Maigi naman. Maigi. May kasama ka sa inyo? Wala. Wala. Ikaw na lang mag-isa? Hmm. Yung nanay mo wala na rin? Mga pamilya mo? Wala na. Wala na? Bigla na lang yung nanay mo. Yung nanay mo? Hmm. Ay, buhay pa nanay mo? Namatay na rin. Ay, namatay na? Tatay. Ah. Ilang taon ka na kaya, Roderick? 1978. 32? 32. Bata ka pa pala, no? Wala kang asawa? Wala pa? Ayun. Atare? Ay, 44 ka na. 44 na. Ayun mga kalingap. 44. 44 ka na kati Kuya Roderick. April 9. 44 na. Anong trabaho mo Kuya Roderick? Patulong ako nila. Di, sa paggawa-gawa, ganun. Tapos, sa kanila. Ngayon Kuya Roderick, may makakain ka ngayon? May pambili ka ng pagkain? Kumain ka na ba? Kain ka na? May pambili ka naman? Mayroon naman. May pera ka ba? Mayroon. Marami? Pag marami, di na kita bibigyan. Ayun. Marunong ka kumanta ko, Kuya Roderick. Marunong ka po. Isa pang nireflect para sa akin si Ate Rowena ba yun? Kapatid mo raw eh. Rowena ba? Asan siya ngayon si Ate Rowena? Hindi niya sa sinin. Siya kalabasa daw yata yun. Nasa kalabasa yata. Nasa kalabasa? Saan yun? Barangay kalabasa. Singirin yun ate. Ay, Labo. Kasi yung Rowena doon na tinutulungan din mga kasamang ko, mayroon din doon. Ay, kilala mo si Rowena, yung anak niya, Robin, yung hindi nagsasalita. Yung, tapos yung may anak pa siyang buntis, si, pangalan niya, Aileen. Marunong kang kumanta ko, Roderick? Marunong kang kumanta? Sabi nila magaling ka raw kumanta eh. Kahit anong kanta. Kanta mo yung mga viewers natin, yung mga OFW. Anong mong kanta? Anong marunong ka mag-gitara, ganun? Kuya Roderick, marunong ka rin mag-gitara? Ano yun? Kuminsan marunong, ano yun? Kuminsan hindi. Kung may magbigay sakali sa'yo ng gitara.
Makanta na lang. Makanta na lang. Makanta na. Sige, kanta ka nga, Kuya Ridik. Kanta mo nang ano. Anong kantang alam mo? Kasi sabi ni nanay, marunong daw siya kumanta, marunong ka raw kumanta eh, sabi nila dito eh. Nakausap ko lang kanina sila nanay. Dumaan na kasi ako dito, bumili ako ng biggest ni Kuya Nisto. Tamang-tama naman, sakto pagtanungan ko. Ano kanta ko ya, Drick? Sige, kanta nga ko ya, Drick. Ha? Larawan ko pas? Ayan, sige. Magugustuhan yan. Ang larawan ko pas. Ang larawan ko babalik ko lamang panahon at ang oras. Ano ba ito? Hindi na sana ako naghintay sa'yo ng ganun katagal. See, salamat po. Magaling yan ay sa video, okay? Magaling sa video, okay? Pag may konsiguro, tugtog. Pag may tugtog. May binabasa? Wala kang kwan? Alam na kanta na memorize mo? Wala na. Hindi na akong nakakapag... Practice? Pag pampasyal ako sa'yo, practice tayo. Ha? Sa mabahay mo? Saan? Ay, dyan sa tulay. Tulay? Doon sa may kwan po? Ito yung tulay na huli po? Yung huli yung tulay? Malayo pa doon yung bahay mo o doon lang mismo? Malapit lang siya. Malapit lang. Sige, pagbalik ko dito, puntaan kita doon. Antong kakaya? Ah, hindi siya maagila pag pinuntaan. Saan saan ka pumupunta, Kuya Ridrick? Dito lang, dito lang, dito lang, dito, basta dito lang, dito ka lang. Sipag pala ni Kuya Rodrick, no? Wala siyang bisyo. Hindi siya naninigarilyo, hindi siya umiinom. Magaling lang marunong daw kumanta, kaso lang nahiya. Siguro palagi mo na siguro ako nakikita, hindi ka na mahihain. Mag-practice ka ng kanta, Kuya Rodrick. Sunod natin na, no? Oo, sunod natin pagkikita. Ha? Kanta ka. Sasabayan kita. Ako, hindi rin ako marunong kumanta eh. Hindi, sana, kaya lang. Lang yung binabasa. Pagsubok, alam mo? Pagsubok. Pagkakon... Ano, video okay. Ah, pag nababasa. Oo, alam ay magaling yan lahat pati kahit ano yan ay kakunin natin. Ay, may mga kasama ka naman ha. Ano? Na. Patulad mo. Ako lang pupunta yan sa iyo. Oo. Minsan mayroon pag yung sumasabay ako sa may sasakyan. Bakit naiya ka pag marami kami? Hindi naman. Mag-memorize ka ng kanta mo. Malay mo, kunin ka ni Kuya Bal na singer. Yung kapatid mo babae, magaling din kumanta, no? Sabi, si Ate Rowena. Ba't siya naglayas? Nakasakit? Galing Manila, babalik na dito. Galing sa Manila. Tapos pagbalik dito, wala nang nahihigo naman. Malayo. Pinapanong dito ng kapatid
Hindi ka na naligaw? Hindi ka naligaw? Wala, lahat ako na liligawan. Bakit ang dami-daming liligawan dyan? Wala kang nagustuhan? Maligaw ka ah, para may kasama ka sa bahay mo. Ah. Bigyan kita ng kanmo oh. Pang merenda mo. Para may pambili ka rin ng pagkain. Pabili ako na ng kubra. Kubra? Wala daw kubra. Sprite na lang, soft drinks. Kubra daw, kuya, atatay. Ayan, Micaela, nahanap ko na si Kuya Rodrigo, yung kapatid ni Micaela. Kasasabi mo lang kagabi. Nadaanan ko siya nung papunta ako kay Kuya Nestor. Ano, Kuya Rodrick? Pasya lang kita ah. Tapos kakanta tayong dalawa, mag-practice ka. Ah. Mapapanood mo to sa YouTube. May cellphone ka? Wala. Kumain ka na ba? Tangalian? Daan? Daan? Paano pag wala kang pambili ng pagkain mo? Naghahanap naman. Naghahanap ka? Ako naman, doon na ako ha? Kapitan ka? Nawawala ng pagkain. Dati baga akong pa ng anong yun ang libro ako ng mga korupsyon sa buong Camarines nito. Membro ka dati ng? Corruption, yung nag-evaluation. Ah, nag-evaluation? Ikaw yung mga nag... Buong kapitin niya. Ikaw yung nag-evaluation ng mga... na sa salanta, sa baha, ganon? Oo. Saan dito? Dito sa Labo? Sa Labo. Ayun mga kalingap. Si Kuya Rodrigo po, wala na po siyang pamilya. Wala siya, iniwanan na, iniwanan ka na, no? Hindi ka na pinupuntahan dito? Ikaw na lang mag-isa? Mag-isa ka na lang. Ayun mga kalingap. Solo naman ako dyan, wala naman ako. Solo ka, solong-solo ka dyan sa bahay mo. Ay, kanino bahay nga dyan? Yung tinitirahan mo? Dati kay Kuya Dumi. Kuya mo? Kuya Dumi. Okay. Hernandez. Ha? Hernandez Santiago. Yung namatay dyan, sa tulay. Yung bagang kwa ni kapatid ni ama ni Ito. Ayun. Babalikan kita, Kuya Rodrigo. Tapos, mag-prepare ka ng kanta mo. Para magustuhan ka ng mga viewers natin. O, malay mo, makuha ka ni Kuya Bal, singer. O. Alam mo kantahin yung Kalingap. Kilala mo si Kuya Bal? Bal Santos Matubang? Kilala mo? Hindi? Hindi mo kilala? Bagay, wala ka namang cellphone. Sa hanggang radyo. May radyo ka doon sa bahay mo? Wala rin. TV, wala rin. Hindi. Paano kita mapupuntahan doon kung wala ka naman palagi dyan? Hindi, nandiyan naman ako kuminsahan sa... Sa bahay mo? Mga anong oras ka nandiyan sa bahay mo? Sa umaga, hapon, anong oras? Umaga, nandiyan ka sa bahay mo? Alas 10. Alas 10 ka umaalis sa bahay mo? Oo. Alas 10 nandito ka na sa lansangan? Tapos pag umuwi ka, para alam ko kung pupuntahan kita doon, para alam ko ang gagawin ko. Gabi na, Tay? Mga disensya kanila, pagkagising ng umaga na,
Ah, pagkagising ng umaga. Punta na yun dito, kape. Ah, dito nagkakape pa yung dito na nang hihingi. Wala nga, wala siya doon. Ah, wala siyang kagamit-gamit. Marunong ka magluto? Ah, sige. Ah, ay. Baka. Oo, binibigyan na lang. Ah, so hindi pwede siyang magluto. Oo. Wala. Anong pangalan niyo, Tay? Kagawad Felix. Kagawad. Ayan, si Kagawad Felix po, sanang Labo, mga Kalingap. Labo, ay, ano? Kagapay, ay, abe? Bagakay. Bagakay, Labo. Ayan, Kagawad Felix. Ayan po, mga Kalingap. Si Kuya Roderick Kagawad, matagal niyo nang kilala siya? Ayaw po, mula nung dumating na ako dito, so kilala ko na yan. At nandito pa yung mga magulang niya, yung buhay pa. Opo. So yung magulang niyan ay isa ring naglingkod sa barangay, naging Kagawad din yung magulang niyan. So pagdating nung edad na, opo, siya ay medyo nagkaroon na rin yung kapansanan na rin niya dahil din sa pagkaedad. Sa ngayon po yung magulang niyan ay nasa Pag-asa sa bayan din ng Labo, naroon doon sa isang anak na isa ring nalilingkurang barangay. Hanggang ngayon? Hanggang ngayon po yung anak niya. Ay, sa anak. Ngayon, si, yung magulang niya na si Herminia Hernandez, ay sa ngayon po ay may karamdaman na din at bulag na siya. Bulag? Ah. So wala na po siyang parang di na rin niya na makita yung kapaligiran natin. Oh. At lalo higit, yung kanyang mga anak ay nagkahiwa-hiwalay na po. Pagkat hindi na nga naaruga ng magulang. At yun ding ama niyan, so magkasama sila ito si Roderick na nagbangka sila dyan sa malaking ilog. So nabagbag yung bangka nila, namatay ang kanyang magulang. Nalunod yung tatay? Nalunod po yung tatay niyan. Kaya hanggang sa nagkaganyan-ganyan na sila, may bahay sila dito noon. Yung isang kapatid niyan, yung bahay, sinunog naman yung bahay at medyo alam mo may mga diferensya ng pag-iisip. So natuluyan silang mawala na ng bahay. Kakaawa naman sila. Ay po, grabe yan. Kailangan nga po sana, mayroon talaga tayong tutulong, tulungan natin ang ating mga kabubayan para naman, lalong higit, ay siyempre si Roderick, na hindi naman siya pasaway, hindi naman siya nanakit ng tao, so wala naman siyang bisyo. So ang kailangan lang po niya natin ay pag-aruga ng kaunting, tulong. Kaunting tulong para dun sa pang-araw-araw niya na sa kanyang buhay. Paano siya nagkaganyan, Tay? Ay Kagawad. So nung panahon po nung kabinataan siya, nagpunta po siya ng Kamaynilaan. Siyempre po sa Maynila, di na natin alam baga po ang mga trabaho doon kung ano. So pag-uwi niya ay ganyan na yung pagbalik niya. Pag-ugali niya? Pag-ugali niya. So umiba na yung kibo niya. Oo, umiba na. At ito daw po ay natakot siya ata para may kinakatakutan itong tao. Parang nasyak. Parang nasyak na siya. Ay natuluyan na medyo yung kanyang pag-iisip. Kanyang pag-iisip ay umiba. Umiba. Pero napakabait na bata yan at matulungin niya maigi. Nung hindi pa ganyan si Kuya Roderick Kagawad, nung hindi pa siya nagkaganyan? Ay, okay po yan noon. May kasi pa ganyan noon. Talagang masipag na siya. Ay, magaling niya maglaro ng basketball. Talagang masipag yan noon. Yan ang kinakarkon din namin dito no, na magaling sa larong basketball noong araw. Marunong ka mag-basketball, Kuya Roderick? Magaling? Hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Ayun, may ipapakilala ko sa'yo. Si Kuya Nunilon. Ganyan din siya, Tay. Ganyan din. Ayun o, nanulidusikin na si Kuya Roderick. Pero si Kuya Nunilon kasi, andun lang siya sa bahay nila. Si Kuya Roderick naman, andito sa lansangan, nagtatrabaho siya para may pangkain siya.
Yan ang pagkaiba nila ni Kuya Nonilon. Yung tinutulungan namin isa rin po, doon sa labo. Ah, talisay at lampas ng talisay ba yun? Yan. Kung din po ganyan din kay Kuya Roderick. Kaso lang si Kuya Nonilon, andun lang siya sa bahay nila. Ay, ito po talagang hindi mo tumatatagpo. Ang maga pa lang nagtatrabaho na. Iba si Kuya Roderick kasi nga, naghanap siya ng trabaho para may pangkain siya. Ayan. So, pag walang tumutulong kay Kuya Roderick, mga kalingap, wala siyang makakain. Kaya, ito, buti na lang nakita natin siya at nirefer sa atin ni Micaela Iban yung dating ka-helper team, mga kalingap. Ito, Micaela, nakita ko na si Kuya Roderick. Kaso yung ating niya, na sinasabi niya, hindi ko nakita. Yan kasi ang nirefer sa akin, si Rowena. Ay, nasa ibang lugar na yata. Ibang lugar na, o. Bali si Roderick sana, na lang. Nag-alis na yun. Nag-alis na. Kasi yun ang alam niyang may diferensya rin. Yun ang alam niya. Opo, yun ang alam niya. Pero ito talaga, nagkaroon na rin ito ng diferensya. Nagkaroon na rin. Dahil sa pag-iisip niya, sapagkat una-una, wala na siyang magulang. Opo. Wala nang kapatid. Ang hirap din walang magulang. Kung nagkaganyan, ha. Samantala, kami wala na rin po kami magulang, eh. Ayan. Maraming salamat kagawad ha. Oh, sige po. Maraming salamat sa ating mga kanyang mga maluwag. Oo. Sa kanyang pagtulong maluwag sa inyong mga puso. Na si Kuya Roderick naman ay kung maaari po itulungan naman natin para matamu naman niya yung konting kaginawaan sa buhay. Sina po at maraming salamat. Ayan mga kalingap, sana matulungan natin din si Kuya Roderick. Ayan. Parang si Kuya Nonilon din to, si Kuya Roderick mga kalingap. Kailangan din niya ng tulong. Ayan. Kaso lang ang pagkaiba lang nila, si Kuya Roderick masipag siya. Umaalis po ng bahay para magtrabaho, para may pangkain po siya. Ayan. Ano, Kuya Roderick? Okay ka lang? Mag-aral kang kumanta, Kuya Roderick, ha? Ha? Para kakantahan mo kami. Ha? Pagbalik ko, kasi uwi ako sa amin, eh. Mga isang linggo lang ako siguro doon sa amin. Dahil po pagbalik mo dito, marahil ako na lang yung hanapin para hanapin natin yan kung saan nasa ang lugar yan. Sige po. Kung saan yan natin nahanapin. Sige po. Kuminsan dito, may di po dito. Mayroon mga trabaho. Tatrabaho. Kaya talagang naandito siya muna at maraming mga gawain dito. Siya naman yung masipag na bata na siyang tumutulong dyan sa mga para marahil makakuha lang din siya ng pagkain niya. Ayan, mga kalingap. Salamat kagawad, Felix. Salamat po. Ayan. Buti nakita natin si kagawad. At buti na lang, ang pinagtanungan ko, yung pinagbilihan ko ng bigas, naibibigay kay Kuya Tatay Nestor. Sakto naman, nakilala nila si Kuya Roderick. Saka si Rowena. Ate Rowena. Si Ate Rowena, tay. Sinong nauna silang nagkaroon ng diferensya? Rowena o Rosana? Ay, Rosana ba yun? Rosana. So, nauna po yung nauna ito. Ay, nauna si Kuya Roderick? Nauna ito. Yung sumunod lang yun. Si Rosana. Nauna ito. Nauna itong magka-diferensya. Meron pa raw yung sinasabi sa akin na makajuk. Sino ba yun makajuk? Si Rosana. Ah, si Rosana yun. Ang gusto talaga ng bahay ng mga magaganda. Ang gusto nung ayaw nung bahay na maliliit. Kaya nga sinunog niya yung bahay nila dyan. Ah, siya nagtunog? At maliit lang, barong-barong. Sinunog niya. Gusto niya, simentado. May mga mataas yung pangarap niya. Pero mayroon ng diferensya yun? Mayroon. Parang mataas yun. Yung bahay niya. Data ito ang yat pawid. Tapos ayang ano ay tabla. Sinunog niya pala talaga. Sinunog talaga niya yun. At ang gusto daw niya may TV. May upuan na magagandang kutsyon. Ang higaan daw ay kutsyon. Yun ang gusto nun. Ang hirap din yung ganun. Mayroon din akong natulungan dyan sa may kun ng babato. Yun naman ay yun. Ayun po yung mabait na robait yan. Ang galing pa huwag din naman kasi nirarapat ng plato pag hindi na gusto yan. Ayun pa. Malinis. Talagang
ito, masipag ito. Si Kuya Roderick masipag. Kung walang difference yan ay, ay napaka sipag. Kung tao niya. At pag di nga naman siya nagtrabaho, di yan. Mm-hmm. Ay di pa nagtrabaho siya sa ganyan, libre na sa may araw siya na kuminsan, sige, ang wika. Ang wika ko? Salita na salita. Salita na salita. Ganun. Ah. Pero Roderick, may alam kang wika, salita? Salita? O ibang lingwahe na salita? Na wika ng kamarinis na siya. Hindi. Hindi naman yan yung dito magkakawa na. As in, dati naman na po yung as in shadow. Ang? Ang kamarinis na siya. Parang di si Kuya na nilang ito eh. Ayan. So yung mga kalingap, sana may makatulong kay Kuya Roderick. At kawawa rin po siya pag wala siyang pandili, hindi siya makakakain. Pag walang trabaho, wala siyang pera, wala siyang makain. Ayan. At sana may tumulong po sa kanya. So yung mga kalingap, hanggang dito na lang. At maraming salamat po kay Kagawad, saka kay Nanay. So maraming salamat po. Maraming salamat po. At hanggang dito lang po mga kalingap. At huwag po natin kalimutan suportahan Kalinga Kuya Bal Santos Matubang Kalinga Prab and Ate na Vlogs po. Ayan po. At sa aking channel Nelson Vlogs. Saka shout out po kay Micaela Iban, siya po yung nagturo sa akin dito. Ay Kuya Roderick. Ayan po. But God bless po sa lahat. Bye bye po. Nag-exam na ako ng after na sa Maynila. Ano natapos mo? Makati. Kuya Roderick? Second year college. Ano natapos mo? Ano natapos mo? Fourth-year college. Fourth-year college? Tapos? Anong kinuha mong course? Maestro. Maestro? Tinuruan ko na ay second year. Ha? Second year high school. Ang tinuruan mo? Na-extra ko ng first-year college. Tapos ano-ano? Nag-graduate siya sa Gawad? Oo. Graduate po siya? Nag-college ka pala. Nag-college daw. Talo mo pa ako. Ako di ako kapag-college. Nagturo daw siya, second year college. Sa Maynila. Sa Maynila, nagka-nagturo. Maynila po pala, ikaw nag-college. Anong trabaho mo dati sa Maynila? Nagpunta ka ng Maynila? Minsan ganyan, ganyan din ang trabaho din ako ng Maynila. Ah, ganyan din? College daw! Aba, nagpagayas kami nakabutaan ng campus. Kami pa ang pinakang highest noon. Nag-college daw sa Maynila. College? Tama? Tama yun. Ano lang kami yan? First. Kailaran po. Ah. Ay makalingap. Makati College. Saan sa Maynila? Saan, Roderick? Makati College. Second year college. Nag-exam na lang ako. Tapos pagdating ko dito ng Camarines Norte, nag-first year ali ako about 4th year. College maestro. Maestro na. Ang bilis parang ah. Parang 8 taon lang. Ang bilis nung pagka... Daing mo pa yung... Ako yung Roderick. Ang bilis mo palang nag-graduate, saka nagturo agad ah. Nag-college pati agad. Nag-maestro na pati agad. Nag-maestro ko ka agad eh. Kag-graduate mo lang, nag-maestro ka agad.